Daniel. Daniel. Ma? Huwag ka maingay. Mabilis ka, dali. Aalis ba tayo? Oo. Malayong pupuntahan natin. Pero walang dapat makaalam nito, ha? Saan tayo pupunta? Ha? Kaya magbihis ka na. Binay, tulungan mo si Daniel magbihis. Oh, huwag kang magdadala ng maraming gamit at tayo rin ang magbibit-bit niyan. Sigurado mahuli tayo. Maraming sundalo nagpapatrolya eh. Binay, hindi ka kailangan sumama kung natatakot ka. Paano ako magpapaiwan? Papatayin ako ng papa mo pag nalaman niya wala na kayo. Kung di ka tatahimik, ako papatay sa'yo. Ma? Babalik pa ba tayo dito? Hindi ko alam. Ang pagsiklab ng... Alam ko kung ano tingin mo sa akin. Kinalulungkot ko, pero wala na akong magagawa tungkol dyan. Pinagmamalaki mong kaibigan ka ng aking asawa. Ngunit sa kabila niya na eh. Una kitang nakilala. Ang nararamdaman ko sa'yo ay walang kinalaman sa kanya o sa revolusyon. Sa bagay niya, wala rin akong magagawa. Iwanan niyo na ako rito. Kaya kong bumalik sa bayan. Ang isang katulad ko, hindi pag-aabalahin ng mga sundalo. Pero mama mo, hindi nila dapat makita dito. Eh, saan kami pupunta? Lumakad kayo patungo sa araw sa umaga. At papalayo sa araw sa hapon. Maalala mo ba? Maraming araw din kayo maglalakbay. Pero makakarating kayo sa isang bayan o isang baryo. Pag hindi lumabas ang araw, huwag kayong magpatuloy at maliligaw kayo. Binay, huwag ka na umiyak. Alagaan ko naman ng mami. Di naman ako natatakot. Kasinungalingan! Hindi ko akalaing magpakababa sa sali ng ganyan. Hindi niya lubusan kilala ang papa. Paano siya nakapagsabi ng mga askerosong bagay na yan tungkol sa kanya? Sirain ang librong yan! Alam mong nilalaman yan at pinabayaan mong basahin dito sa harap ng mga taong ito. Ay, kinalulungkot ko, tita. Nakalimutan kong parting yan. Marami ng taon na nakakalipas. Gusto kong sirain mong librong yan ngayon din. Kay mama ang librong yan. Kung gusto niyang masira yan, siya na mismo sanang gumawa. Talagang kayong mga agalay matagal na suklam sa amin, ano? Wala na kayong pinalagpas na pagkakataong dungisan ang aming pangalan at agawan kami ng aming kayamanan, kalete! Tita Lilian, alam mo namang hindi totoo yan. Kung gayo patunayan mo sa akin, sunugin ang librong yan ngayon din. Hindi ko magagawa yan. Hindi ako naparito bilang isang panawid. Naparito ako upang ipatupad sa inyo ang inyong pangako at iligtas ka sa pornyala. Pangahas ka magsalita! Ang pamangkin mo si Parida, pinangako niyong pakakasal sa akin. Alam ng buong mundo yan. Ikaw ang sumira sa pangakong yan. Paglapastangan mo sa mga magulang. Paglapastangan? Paglapastangan ba ang pagtanggol ng pamana ng aking mga ninuno? Ang pigilin ng mga taksi na pinuno na maitabing kayo ito sa mga Kristiyano? Nasisira ko ng bayan. Hindi ako makikinig sa'yo. Kinig ka sa'kin. Ayan yun ah! Show this gentleman out. Hindi ka kailangan dito. Kailangan bang dito ka tumira? Siguro naman ay makakakuha ka ng bahay na mas malapit sa bayan. Mas maayos kaysa rito. Mapupuntahan ka pa naman kaibigan mo. Sa palagay ko, hindi ako papayagan ni Captain Henderson. At saka hindi ko makakayang bayaran. Pero kaya mong tanggihan ng tulong. Pinangangako ko. Kung mangangailangan ako, kayo ang una kong lalapitan. Wala kang kailangan kanino man. Walang taong ganyan. Ayokong kasuklaman mo ako. Ma, hindi ako nasusuklam sa inyo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinatatawad sa muli kong pag-aasawa. Aligaya pa kayo. Hindi ako malungkot.
Tama na ba yun? Yun lang ang kaya ko, iho. Nung buhay pa ang iyong ama, ipinadama niya sa akin na ako'y kasing lakas niya. Kasing tapang. Kasing tapat. Pero kung ako'y naging gano'n, dapat ay kasama niya akong namatay. Na hindi gano'n ang nangyari. Pinili ko mabuhay. Pinili ko ang kaligtasan ng aking anak. Katahimikan para sa aking mga magulang. Kayamanan para sa sarili ko. Tayo ay pinili upang buhayin muli ang kanyang mga salita. At upang linisin ang kanyang katotohanan sa dungis ng pagkukunwari at paglilinlang ng mga taong walang Diyos. Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan. Ang mga masasalaping yan ay nagtaksil sa mga salita ng Diyos sapagkat hiniling sa atin na tayo magpakumbaba at tanggapin ang mga pangyayari sa ngalan ng Diyos para maagaw ang ating lupain, nakawin ang ating ani, at para samantalahin ang ating kababaihan. Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan! Yung mga nakangiting Amerikanong nagsasabing tayo'y kapantay nila at nararapat maglinis ng ngipin araw-araw at gamitin ang mga sabon nilang amoy belyas! Ungat sila'y nakapagtatayo ng mga paaralan, mga kasilyas, at mga daang walang katapusan para sa atin. Subalit, hindi iaangat ang isang daliri upang pigilin ang mga nang-aapi sa pagnanakaw ng bubong mula sa ating mga ulo at kanin mula sa ating mga bibig. Sa lahat, sila ang pinakamasama. Ang Diyos ay katotohanan. Puro kawalan niya! Papayasan mo namin siya! Ben! Ben! Magsigil ka ng katatang dalawa! Anay ka sa katatuan ng sinasadyo! Dahil dito, tayo'y kanyang pinili. Kaya ngayon, magpakasaya tayong lahat! Sapagkat sa tulong ng Diyos, tayo hindi mamimigo! Itaas ang kanang kamay. Para ano? Kailangan kang manumpa. Hindi ako nanunumpa. Tutol dyan ang Diyos. Ang lahat na nasangkot sa hukumang ito ay kinakailangan sumumpa sa pagsasabi ng katotohanan. Sino nag-uutos? Ang batas. Kung ganon, ang batas ay nagkakasala sa Panginoon. Hinahamak mo ba ang panuntunan ng hukumang ito? If Your Honor, please, ang nasasakdal kung hindi pinapayagan ang kanyang pananampalataya... Bini, hindi na kailangan turuan pa ako ng batas. Pinangakong bang puro katotohanan ang sasabihin mo rito? Hindi ako obligadong managot sa sarili kong katapatan. May karapatan akong pakinggan ng walang kondisyon. Wala kang ganyang karapatan sa anumang bagay. Sa hukumang ito, ang karapatan mo lamang ay ang karapatang pinagkaloob ko sa'yo. If Your Honor, please, ang nasa... Bueno, tumututol kang sumumpa sa pagsasabi ng katotohanan. Ugali mo ba magsabi ng totoo? Hanggat pinibigyan ako ng Diyos ng liwanag upang makakita ng katotohanan. Opo. Nangangako siya magsasabi ng totoo. Pagpatuloy. Pakisabi lang ang tunay mong pangalan at tirahan. Arcadio Cuevas, sugo ng Diyos, mamamayan ng mundo. Hindi ko papayagang pagtawanan ng nasakdal ang hukumang ito. Kung mamarapatin ang kagalang-galang na ako, ang nasasakdal ay nagsasabi lang ng katotohanan. Ang totoo ay wala siyang tiyak na tira. Hindi kita binibigyan ng pahintulot na magsalita sa hukumang ito. Kaya ang ilabas sa tala na ayon sa nasakdal sa isang palaboy. Hindi niya sinabi yan. Sinabi lang niyang wala siyang pirmihang tirahan. Binabalaan kita, Binibini. Bilang tagapagtanggol, ay hindi mo trabaho ang magbigay kahulugan sa mga pahayag ng nasaktan. At binabalaan ko rin kayo, kagalang-galang na hukom, na wala kayong karapatang baguhin ang kahulugan ng mga sinasabi ng nasasakdal. Malapit ka na sa salang paghamak sa hukumang ito. Ginoong hukom, ginagawa ko lang lahat ng aking magagawa upang maiwasang hamakin ng madla ang hukumang ito. Yan ay paghamak sa hukumang ito. Pinagmumulta kita ng 20 piso. Hindi makatarungan yan. At hindi ako magbabayad. 3 araw sa bilangguan! Yeah. Alam mo bang nag-asawa na ako? Hmm.
Ba't hindi namin nakita asawa mo? Hindi nagtagal na isang buwan eh. Pinalayas ng papa. Nakakatawa nga eh. Minsan hindi ko na maalala ang pangalan niya. Hindi ba nakakalungkot yun? Hindi. Hindi tungkol sa asawa ko. Pero nagkamali si papa tungkol sa akin. Hindi na ako maaaring manatili sa piling niya. At hindi ko papayagang durugin niya ako katulad ng ginawa niya sa mama. Pinili niya ang buhay niya. Wala siyang pagpipilian. Hindi mo kilala ang papa. Mabuti na nga siguro yung ganun. Hindi ka ba nagtataka kung ba't sa'yo ako lumapit? Dahil ikaw lang ang taong kinatapakutan niya sa mundong ito. Para kang si mama. Hindi ako kapareho niya. Hindi ako kapareho niya. Isang uri ng kasunduan, Senator? Ganun na nga. Ito yung pag-aamin na nabigyan ka ng maling impormasyon tungkol sa aming kumpanya. At nagpapaumanhin sa mga nagawa mong pamimintang na hindi mo naman kayang patunayan. Nagbibiro ka, Senator. Kaya kong patunayan ang lahat na sinabi ko laban sa iyo. Mare, pero baka magbago isip mo. Sa dalawang dahilan. Una, para makaiwas tayong dalaw sa gulo. Mas makakabuti sa atin dalawa kung magkakatulungan tayo kaysa magkaaway. Nangangailangan ng inyong samahan ng pera. Senator, talagang sanay kayo sa ganyang gawain. Alam mo naman sigurong ito isang pagtatangka para suhulan ako. At kung hindi mo alam yan, malalaman ng publiko, bukas na bukas din. Ang pangalawang dahilan ay tungkol kay Teofilo Estacion. Raulito, ba't hindi ka humingi na mainom kay Sandy? May orange juice dyan. Hindi, salamat. Dito lang ako. Ah, Raul, maaari ba? Saka ko na lang sasabihin sa'yo. Hindi ako magtatakang magagawa mo yan. Napakababang tao ka. Siguro naman eh, patatawarin ka ng iyong mga tagahanga oras na malaman nila na nagtaksil ka sa iyong asawa. Kung may lakas ng loob kang aminin niyo sa... Hindi mo naintindihan. Tatlong taon sa bilangguan ng aking asawa. Nag-iisa lang ako. Natatakot ako. Sandali lang naman yun. Ilang buwan lang. Ang asawa mo ay naging professor ko sa political science, alam mo ba yan? Siya ay laging magalang at mabait. Siguro nga ay maunawaan niya. Sinusumpa ko. Yan ang katotohanan. No, ma'am. Hindi ka pa tumitigil sa pakikipagkita kay Estacion. Kasama mo siya mula alas 4:15 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi nung nakaraang Martes. Hindi totoo yan. Tinangka mo akong hubaran sa harap ng publiko, Mrs. Cepeda. Hayaan mong suklihan kita sa iyong kagandahan loob.